Alam nyo ba na pwede tayong magtanim kahit walang lupa? Hello mga ka-agri! Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa hydroponics. Ang hydroponics po yan yung pagtatanim natin sa soilless medium. Ibig sabihin, wala po tayong lupa na gagamitin. Meron din tayong tinatawag na aquaponics. Ang aquaponics naman pinagsamang mga halaman at mga isda. Yung dumi ng isda, yan po yung magpo-provide ng nutrients para sa mga halaman. Dito po sa hydroponics, meron tayong dinadagdag na nutrient solution. Yan po yung hinahalo natin dun sa tubig. Yan po yung magpo-provide ng plant nutrients. So, kailangan po natin i-train yung halaman na kumuha po ng nutrients at tubig dun sa ating pinagtaniman. Kaya dapat yung medium na gagamitin natin, walang source ng nutrients. Kasi pag yan po ay merong source ng nutrients, yung ugat niya nandyan sa inyong medium na ginamit, hindi po dun sa ilalim. Kailangan kasi humaba yung kanyang ugat at nakasawsaw po dito sa tubig para dyan siya kumuha ng tubig at nutrients. Kaya ang ginagamit po natin na medium, yung mga walang source ng nutrients. Pwede yung cocoquire o yung bunot ng niyog, pwede po yung carbonized rizal, pwede rin yung foam as long as sterile siya, pwede rin po yung commercially available, yung mga hydrotons, pwede rin po yung mga malilinis na bato, mga pebbles. So ang purpose nun, para i-hold lang yung ating tanim at hindi siya mahulog or gumalaw dun sa ating pinagtaniman. Itong nutrient solution, nakabili ako sa isang garden store, tig 350, dalawang bote. So imimix lang natin yon, tapos ihahalo natin dun sa tubig na pinagtaniman. So ito po yung aking DIY na hydroponics. Gumamit ako dito ng 1.5 plastic bottle. Gumawa po ako ng experiment. Sinubukan kong gumamit ng ibang source ng nutrients. Dito sa una, yung nabili natin na nutrient solution. Sa pangalawa, gumamit po ako dito ng vermicast o yung dumi ng bulate. Dito sa pangatlo, gumamit po ako ng concoction, yung fish amino acid na mayaman sa nitrogen. So titignan natin kung kaya natin magpatubo gamit po yung concoction tsaka yung dumi ng bulate. Kasi po yung objective natin dito, maghanap tayo ng alternative para hindi tayo gumastos, no? Kasi ito po medyo may kamahalan. Itong 350 pesos, ilang tanim lang po yung pwede natin paggamitan. Pero kung makakahanap tayo ng other solutions, other way, makakatipid tayo, pwede tayong mag-hydroponics ng lesser cost. So mas malaki po yung kikitain natin kung kayo po ay magbebenta ng mga gulay. Magdadagdag pa po ako ng ibang set para makita natin yung difference. Baka may ibang factors na makaapekto dun sa ating experiment. Abangan po natin sa mga susunod na araw kung kaya natin magpatubo dito sa dalawang solution na ginamit po natin. So, sa tingin nyo po nakatulong information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!